Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Isa ang Philippine News Agency sa mga newswire ng pamahalaan sa ilalim ng Presidential Communications Office. At ngayong buwan nga, ipinagdiriwang ang kanilang ikalimampung anibersaryo sa larangan ng paghahatid ng balita at mahalagang impormasyon. Makibalita tayo roon mula kay Mark Fetalco. Mark? Ryan, isang programang inihahanda pag-uing sa pagdiriwang ngayong araw ng Philippine News Agency na kanilang ikalimampung anibersaryo. Nakatakdang pangunahan ni Presidential Communications Office Secretary Chelo Garfil ang programa na inaasahang magsimula na anumang oras. Nakaangkla kanilang tema ngayong taon na telling stories that unite the nation sa advokasya ng pagkakaisa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bilang pa sa mga dadalo sa programa ang mga empleyado at mga opisyal ng PNA. Tampok din dito ang pagkilala sa ilang natatang. Maraming salamat, Mark Fetalco. Sa iba pang balita na mahagi naman ng tulong, ang DSWD at ang opisina ni Senator Lauren Ligarda sa mga residenteng apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Nasa 500 banging isda ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIEX program, na mahagi rin ang grupo ng 2,000 food packs sa mga naapektuhang pamilya sa munisipalidad ng Pola. Bukod dito, nagbigay din ang opisina ng senador ng tig 3,000 piso na cash assistance sa higit 500 pamilya sa Antique. Alamin naman natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Pakot. Daghang salamat, Naomi. Karong simanahag, ikatakdang ihatag na sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Davao ang ilang financial assistance sa Davao de Oro human kinigitay o sa Linog. Sumala pa sa labaw sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO nga si Alfredo Baluran, gikatakdang mahatagan og tabang ang probinsya sa Davao de Oro, munisipalidad sa Maragusan, New Bataan. 1 million pesos ang ihatag sa probinsya og tag 300,000 pesos sa duha ka munisipyo. Amo ang mga lugar mo'y nagdeklara og state of calamity na may requirements sa syudad aron mahatagan sila og financial assistance. Kay numduman nga giigo sa magnitude 5.6 o 5.9 nga linog ang Davao de Oro. Karon lamang bulana og daghang mga residente ang naguba ang balay og propiedad tungod niini. We recommend for the financial assistance, no, kay mas madali manggod siya magamit sa LGUs, no. And kabalo po sila kung unsa pay kulang sa ilaha. Samtang nakatakdang ablihan pag-usab ang ferry route gikan Davao City paingon diha sa Lupon, Davao Oriental ug vice versa sa third quarter ning tuiga. Diin ginaplastar na kini sa lokal nga panggamhanan sa tinguha nga mapalambo ang transportation ug connectivity dinhi sa Region 11. Sumala pa sa Lupon LGU nga ang subling pag-abli sa ferry route tali Davao City ug Lupon nahisgutan kaniadto pang gipahigayon nga meeting na Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ug Lupon Mayor Erlin Dalim. Subay niini ni saad si Mayor Baste Duterte nga itagana ang Santa Ana Wharf alang sa berthing area nga himong dock site alang sa mga ferries. Sumala pa ni sanggo na ang bayan member John Erwin Montoho, lakang kini sa LGU nga pagpalambo sa ekonomiya ug aron makahatag og hapsay ug komportable nga biyahe alang sa mga pasahero ug pagdani ug mga turista ug investor aron mulambo pa ang turismo sa mga munisipalidad. Pinaagi sa fast crap, muubos na og usa ka oras og 20 minuto ang biyahe tali Davao City og Lupon Davao Oriental. Ang proyekto partnership sa LGU Lupon og People's Ferry Corporation. Well, we are very hopeful, no, nga magtuloy-tuloy na ni coming out of the pandemic, most especially nga na-open na nato ang atong terminal. There is construction ongoing karon sa ato ang public market. And pretty soon, on the third quarter of this year, basin magsugod na, hopefully, no? Very hopeful kita nga makasugod na ang atuang ferry nga service between Davao and Lupon. Ug mao ka to mga nagunang mga balita, gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Balik ka nit. Amat Julius Pakot. Samantala, narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ulat Bayan. Mahigit 100 estudyante sinugod sa ospital matapos lumahok sa fire drill ng isang eskwelahan sa Cabuyao City, Laguna.
Dalawang lalaki sa Bataan patay matapos malason sa pinulutan nilang palaka. At tikman ang nauusong balot sa Quezon City. Ang dating nilalaga abay, pwede na rin palang inihaw. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming Facebook at Twitter accounts sa PTV PH. Ako po, si Ryan Lisigas.